Bruno, kamusta? What's up? Welcome back to my channel. Nandito na naman ang inyong lingkod, Karepimo. Yeah! At, yung pinagagagawa ko. Anyway, pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa... At bago tayo magsimula ng video, gusto palang i-shoutout si Panginoo TV. Kung nagaharap ka ng lap 3 ng video, punta ka sa channel niya, Panginoo TV. Astig yan. Shoutout din pala kay Palaboy TV. Kung nagaharap kayo ng random na malulupit na videos, andun sa channel niya lahat makikita, Astig. Kung naghahanap naman kayo ng makeup tutorial ng mga Astig at song covers na magaganda, punta kayo sa channel na Rose DG. Shoutout sa inyong tatlo, Astig kayong tatlo, tunay na suporta lang. Let's start! So ayun na nga, ang dami ko kasi nakikita dito sa Facebook account ko na... Ay, hindi pala to. Ito pala yung cellphone ko, naka-camera. Anyway, so tabi na natin ito. Dami ko kasi nakikita sa Facebook account ko na tungkol doon sa pangangaliwa nga, sa iniwan sila ng mga boyfriend, girlfriend nila dahil naganap ng iba. Itong vlog na to ay para tingnan yung iba't ibang perspective o iba't ibang view, angle sa pangangaliwa ng isang tao. Simulan natin doon sa marami kasing pwedeng maging rason ng pangangaliwa. Ilan dito yung nangaliwa yung boyfriend mo sa'yo dahil kailangan niya na magsusustento sa kanya ng girl na mas maraming pera na pwede. Pangit naman. Anyway, so yun. Yun ang pwedeng mga rason ng pangangaliwa. Pangalawa is yung hindi na kontento sa'yo yung boyfriend o girlfriend. That's why, posibleng, yun yung dahilan niya kung bakit siya nangaliwa o naghanap ng iba. May mga posibilidad din na nagawa niya na yun sa iba. Nangaliwa na siya dati at na ngayon, ikaw na yung girlfriend niya o ikaw na yung boyfriend niya, posibleng na inulit lang niya ngayon. Sabi nila, once a cheater, always a cheater. So, posibleng yun ngayon dahilan. No? O, parang habit niya na yung nangangaliwa siya. Habit niya na yung naghahanap pa siya ng kalinga ng iba. Which is hindi maganda. Hindi talaga maganda. Hindi ko sinusuportahan niya. At dapat hindi niyo rin sinusuportahan niya. Kaya kung may mga kaibigan kayo na nakikwento niya sa'yo na proud na proud pa siya nagkikwento na may iba siyang babae. Naku, huwag mong suportahan yan. Kasi kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. So, balik tayo sa pangangaliwa. So, yung pangangaliwa kasi, base lang to sa opinion ko at hindi ako eksperto dito. Ito ay base lang sa mga narinig ko, sa mga taong nakausap ko tungkol dito at sa mga nababasa ko. Ang usually kasi na dahilan ng pangangaliwa is yung nagkakaroon na kayo ng pagkukulang sa isa't isa. Which is, sa aking pananaw, ay hindi dapat yun yung dahilan kung bakit maghahanap ka ng iba. Hindi magandang rason yun na hindi mo nakikita sa kanya yung potential na mapapangasawa mo siya or makakasama mo siya na mas matagal. O kaya ka maghahanap ng iba o maghahanap ng kalinga ng iba kasi hindi ka na nabibigyan ng attention. Hindi ko kasi mag-gets yung point nun. Kasi nga, paano kung yung nahanap mo ngayon, eventually, ganun din yung maging resulta ng relasyon nyo. Hindi ka na naman mabibigyan ng atensyon. So, paano? Balikan na naman sa dati, mangangaliwa ka na naman. Maghahanap ka na naman ng iba. So, hindi ko makita yung point doon na bakit nga ba naghahanap tayo ng pupuno sa mga pangangailangan natin? Hindi ko kasi makita yung punto doon eh. Hindi ko kasi makita yung logic na kailangan natin maghanap ng mga bagay. Kailangan pumuno doon sa pagkukulang ng misis natin. No? Pagkukulang ng mga minamahal natin sa buhay. Boyfriend mo, no, girlfriend mo. So, kaya maghahanap ka ng iba. Hindi ko makita yung logic doon. Kasi, bakit mo ba siya minahal in the first place? Diba? Yun lang eh. Ibig bang sabihin nun, hindi totoo yung pagmamahal mo. Kasi, posibleng minahal mo siya dahil maganda siya, dahil sexy siya, dahil macho siya, dahil sikat siya, dahil popular siya. Tapos, nung nakuha mo na siya, nagsawa ka na, iiwanan mo na, ganun. So, hindi totoong pagmamahal yung hinahanap mo sa kanya. So, posibleng yun yung mga dahilan kung bakit ka nangangaliwa. Bakit nangaliwa yung girlfriend, boyfriend, asawa mo sa'yo. Tingnan din natin sa ibang perspective ha. Ilagay natin yung paan natin sa sapatos ng iba. Kasi kung ako yung boyfriend na mangangaliwa, diba? Tapos nakita ko yung girlfriend ko na maraming pagkukulang at maraming pwedeng maging dahilan para iwanan ko siya. Eh, posible nga, naiwanan ko siya. Pero, hindi ako maghahanap ng iba. Kung ako yung boyfriend, hindi ako maghahanap ng iba. Iisipin ko kung ano yung pagkukulang ko. Iisipin ko kung ano yung posibleng dahilan kung bakit nagkukulang siya sa akin. Same time, iisipin ko rin
kung ano yung mga posibleng paraan para mag-work pa ng matagal yung relationship namin. Kung ako lang ha, kung ako yung may chance ng mga liwa, pero hindi ko gagawin. Anyway, so, yun na nga. So, kung ilalagay mo yung sitwasyon nung nangangaliwa, paano mo siya i-handle? Sige, comment mo dyan sa baba. Comment mo dyan sa baba. O kaya, message mo ako sa Facebook kung nahihiya ka mag-comment sa baba. Anyway, ang pangit kasi isipin na kailangan pa natin hanapin sa iba na yung mga bagay na hindi natin makita sa minamahal natin. Kasi, kaya nga diba, nangako ka na mamahalin mo siya. Kaya nga nagbigay ka na I love you sa kanya dahil gusto mo siya mas makasama ng mas matagal. At dahil lang ba sa mga dahilan na yan, kaya iiwanan mo na siya? Dahil lang ba hindi niya mabigay yung mga pangangailangan mo, kaya mo na siya kailangan iwanan? So, hindi magandang imahe sa ating mga katauhan yung mga ganong mga rasul. Kaya hindi ko sinusuportahan yung mga ganyan. Sa kabilang banda, kung ako naman yung niloko, siguro maiisip ko kung bakit, ano bang kulang sa akin? Bakit nga ba siya nangaliwa? Bakit nga ba niya ako iniwan? Pero hindi naman kasi tayo pare-parehas ng pag-iisip, no? So, opinion ko lang to. Siguro, iisipin ko ako na kailangan ko mag-improve. Siguro, masyado na ako naging stable, masyado na ako naging komportable, masyado na akong nag-relax. Kung nangangaliwa siya, fault niya na yun, hindi ko na fault yun. Kasi choice niya yun. Kasi pwede naman siyang hindi mangaliwa. Pwede naman siya magsabi sa akin ng mga posibleng dahilan na yung mga bagay na ayaw niya sa akin, na pwede ko namang i-improve. Yun, kung ako yung nasa sitwasyon ng mga iniwan, ganon, iisipin ko na nangaliwa siya, ibig sabihin, hindi kanya mahal. Hindi niya ako mahal. Ibig sabihin, hindi niya makita sa akin yung mga bagay na kailangan niya. Mga bagay na gusto niyang gawin ko sa kanya ng mas matagal na panahon. Kung yun yung mga rason niya, siguro dapat mag-let go na kami sa isa-isa. Ganon. So, yun yung perspective ko. Yun yung pananaw ko, yun yung paniniwala ko, yun yung opinion ko tungkol dun sa ano. Pero hindi ko pa rin sinusuportahan niya. At hindi ko susuportahan yung mga kilala ko na posibleng magganyan. Yan yung mga dahilan kung bakit posibleng mangaliwa yung mahal natin sa buhay. Pero hindi ko pa rin talaga makita yung logic kung bakit nangangaliwa ang mga tao. Kung bakit kailangan mangaliwa. Hindi ko pa rin makita yung logic nun. Kung titignan mo sa ibang angle, parang ganito yun eh. Nag-gym ka. Nag-exercise ka. Pumunta ka sa gym. Nagbuhat ka. Tapos pagdating mo sa bahay, nakita mo sa sarili mo, walang nangyari. Hindi ka lumaki yung katawan mo, hindi gumanda yung figure mo. Kung ano yung lumabas ka sa bahay, ganun pa rin pag uwi mo. Ang nangyari, napagod ka lang at pinawisan. Na syempre, nag-sore yung mga muscle mo. Pero wala kang nakitang epekto. Wala kang nakitang resulta. Pero ganun pa rin, inulit mo pa rin. Kinabukasan, nag-gym ka ulit. Ganun pa rin, wala kang makitang resulta pagdating mo sa bahay. Then, magki-quit ka. Then, maghahanap ka ng ibang solution. Then, mag-give up ka na. Parang ganun yun eh. Parang, lahat tayo naghahanap ng instant na paraan para makuha yung bagay na kailangan natin. Which is, hindi magandang mindset, hindi magandang isipin. Kasi, pagka pumasok ka sa isang relasyon, dapat ang mindset mo long term yan. Na kahit tumaba siya, kahit pumangit siya, kahit manganak siya ng 1,000. 1,000, dami yun. Kahit manganak siya ng marami at magmukha na siyang loss siyang o hindi niya maibigay yung mga gusto mo, dapat yung mindset mo pang matagalan pa rin. Hawakan mo yung mga pinangako mo, yung mga sinabi mo sa kanya. Dahil yun din yung pangahawakan niya. Yun din yung pangahawakan niya. Kasi kaya naman tayo nasasaktan pag iniiwan tayo, di ba? Dahil nangako siya na ganito. Nangako siya na ganito. At ngayon, ganun pa rin pala. Masasaktan pa rin pala ako. Ganun. Yun yung mga yung rason kung bakit nasasaktan tayo pagka iniiwan tayo. Kaya naman, kung may pagkukulang yung tao sa iyo, kung may pagkukulang yung minamahal mo sa iyo, kung hindi mo na nakikita yung worth niya, kung parang gym nga na hindi mo nakikita yung epekto ng lahat ng effort at pagod mo, huwag ka mag-quit, huwag ka mag-give up, kasi lahat ng bagay na pinaghihirapan, lahat ng bagay na binigyan ng dugo at pawis at attention, hindi man ngayon magbubunga yan, eventually, soon or pagdating ng araw, makikita mo yung magandang epekto niya. Makikita mo yung napakasarap na pakiramdam o napakasarap na tagumpay. Kasi ngayon nga, nabubuhay na tayo sa mundo na instant gratification. Ayon ng lumusong sa tubig dahil may bangka naman. Ayon ng dumaan sa masikip na daan dahil may maluwag naman.
without looking at the end, without thinking in the long term. Kasi sa totoo lang yung happiness na hinahanap natin sa buhay natin, hindi mo yan makikita sa dulo eh. Nasa journey yan, papunta rin sa dulo. Kasi kung yung happiness na yun nakuha mo kagad, what's the point of walking through pa? Ano pa yung punto na maglalakad ka pa ng malayo kung makikita mo na kagad? So yun nga yun, hindi yung happiness kasi, hindi natin mahanap yan pag nakuha natin yung mga gusto natin sa buhay. Mahanap mo yung happiness, mahanap mo yung kaligayahan through journey. Yung journey mo papunta rin sa goals mo, yung journey mo papunta rin sa bagay na pinapangarap mo, journey mo rin sa papunta rin sa relationship na gusto mong marating. Sa mobas kasi nangangarap na may makasamang tumanda. At malay mo, yung girlfriend mo, yung asawa mo, yun yung pangarap niya. Pero dahil nangaliwa ka, dahil iniwan mo siya, natakot na siyang umibig. At ikaw, nagawa mo yun, posibleng mangyari, maulit yung pangyayari na yun at magawa mo rin sa iba. At maraming tao kang masasagasaan at maraming tao kang masasaktan. Kung naghahanap ka ng tunay na kaligayahan, kung hinahanap mo talaga yung true happiness, dapat matuto kang magsakripisyo. Matuto kang humawak, matuto kang wag gumive up. Kasi yung happiness, wala yan sa umpisa, wala yan sa dulo. Nasa journey yan. Pag nandun na kayo sa dulo, looking back, makikita mo kung gaano ka naging masaya doon sa sitwasyon na mga napagdaanan yung magkasama. Kaya wag na wag kang mangangaliwa. Hindi natin dapat sinusuportahan yung pangangaliwa. Kung naging hobby mo na yan, ako, into mo na yan. Dahil hindi lang yung buhay mo yung sinisira mo, pati yung buhay ng mga taong makakasama mo. Hindi ako nagmamagaling. Seryoso tong topic na to at maraming nasasaktan dahil sa mga ganitong kadahilan at mga rason. Kaya, please, stop it. Stop it. Yun lang. God bless. Peace.